Loh. Mga kalula. Grabe. Papaikit, panulang ka, matinag ka. Ya? Yeah? Papaikit, napaka maulaw ka, matinag ka. Minidam, Lawag, Alcala, Pangasinan. Huw, nakakalula. Bilis na nga ako, so. Magandang hapon mga lakay. Halika, samahan niyo ako. Ngayon po ay nandito ako ngayon sa San Vicente, Alcala, Pangasinan. At kukunin po natin ngayon yung in-order kong punla ng chili. Ito po yung sultano, yung sweet pepper. Nag-order na po ako kasi wala pa akong space sa bahay, wala akong magandang pagpupunlaan, kaya mas kinabuti ko po mag-order na lang para mas mabilis. Kasi hindi ko rin po maharap magpunla. So, sa mga malapit po dito sa Alcala, kung gusto po ninyo mag-order, meron pong pa-order dito. Ayan o, Efren Seedlings. O yan, ang pangalan po ng pagpunlaan na to ay Efren Seedlings ng San Vicente, Alcala, Pangasinan. So, halina kayo guys, samahan nyo ako. Kukunin ko yung order kong sili. Tara, samahan nyo po ako. Tayo sa ating sa Efren Seedlings. So, pasukin natin. Tika nyo. Ayan. So, nakita nyo naman kanina, nagkakarga po sila ng buto dun sa tree. Tignan nyo naman, oh. Perfect po yung pagkakatubo. Halos lahat meron. Lahat sila present. So, kung mapapansin po ninyo dito sa taas, merong puti na parang sabo. Pag kailangan nila ng sunlight, yan, nakabukas yan. Pero pag medyo mainit na, kailangan ng i-maintain yung moisture ng lupa. Kasi pag sobrang init, masusunog, mamatay, matutuyo. So, pag mainit na, yan, lalatag po nila ito. Yan, ganyan. Para ma-maintain lang po yung init ng, na kailangan ng ating mga punla. So ito, pasyalipan nyo. So ito yung mga kakalagay pa lang. Yan. Meron pa dito sa kabila. Halika, samahan nyo po ako sa kabila. Ito po yung mga bagong tubo pa lang. Yun po yung yun, kamatis naman yun doon. Pero yung punla natin malalaki, kasi mga malalaki binubukod na po yan. Doon naman tayo sa kabila. Tara, samahan niyo po ako. Yung mga order kong ceiling, yan, ang gaganda oh. Yan, perfect, tignan nyo naman walang absent yan oh. Yan, tsaka ito pala yung
manager, yan si Madam. Yan. Yan na po yung anak ni Sir Efren, yung may-ari po ng seedlings na to. Tapos ito po yung tingnan niyo, gwapong-gwapong manugang. Sir, saan kayo nga, saan bansa nga po pala kayo galing? Spain po. Ah, Spain. So, siya po ay galing ng Spain pero marunong po kayo mag-Tagalog? Kunti lang. Oh, kunti lang. Kunti lang. So, kuya, ikaw na lang tatanungin ko. Bali, gaano ba ilang oras ba bago pag binibilad yung ano to, tong mga pula na to? Ilang oras yan ibilad? Kwanto tiempo ay kay de harlo in agua ay no in agua no in la en el sol ano yung bagoy tanim o ni kasi nakabilad na yun magda mag ano yung maghapon diba kinuklos nyo yung black na yun kapag pampun lang alam kulukulos namin to para ano siya hindi siya masunod sa ano. Okay, okay. So hindi po masyadong biyasa sa Tagalog si Kuya. Si Espanyol nga po. So si Madam na lang kausapin natin. Ayan. So Madam, counting interview lang. Yung bali maghapon po siyang nakabilad sa ano to? Para tumigas na siya. Ano pong tawag dun sa may ano na yun? Parang sako na ano. Net. Net. Yung net ng pang-TV. Pero itong yung puti, plastic yan? Ah, plastic. Tapos meron siyang net na yung parang sako ito. Ayan, ayan. Parang sa... Dahil taagin ko lang yung... Dali lang, matang mukha muna ng alis. Ito na lang yung interview ko. So, pag nilalagay po natin yung net na yung plus na black na yan, anong oras po natin nilalagay yan? Pag dose, alas 12. 12 hanggang lang. 12 hanggang... Pag malakas ito yung lang. Depende. Tapos, pag mga bandang alas 3 na, alisin na naman yan. Okay. Para lang hindi siya masunog. So, ganun po mga lakay. Halos sa katanghalian tapat lang nila nililiman yung punla para hindi naman kawawa mo. Hindi ma-stress masyado yung punla. Tapos pag hapon na pala pababa na yung init, so inaalis na naman nila yung kulay black na yan. At least may protection pa rin siya na kaunti kahit papaano. Sa pagtutubig naman madam, paano po yung pagdidilig nyo ng tubig dyan? Sa umaga, tapos sa tanghali. Sa hapon hindi na kayo nagdidilig. So kung nagpupunla po kayo ng pang sarili nyong punla, mga... 10 tray, 5 tray. Wag na po kayo magdidilig ng hapon kasi may tendency na mabubulok po yung ano sa sobrang lamig. Maglulusaw po yung inyong punla. Kaya fungus tamin. Kailangan umaga tsaka hanggang tanghali lang po yung dilig. Ganun din po yung tinuro sa akin doon sa kabila dati nung wala pa ito kasi ba itong Efren seedlings sa to bago lang ito. Mas malapit kasi ito doon sa lugar namin kaya dito na po ako nag-order. Kaya yun, sana tandaan nyo mabuti yung mga tinuturo kong tips sa inyo para yung mga punla ninyo sa inyong mga bahay ay hindi po masira para hindi sayang yung gastos sa buto. So tara, ikot pa tayo. So madam, yun lang madam. Madam, thank you. Okay. Maraming thank you. Thank you. Si Madam Angelica. So tuloy-tuloy po yung tour natin yan. Ikot lang po kayo. Mga bago pa lang. Bali, ang sabi po ni Madam, pag yung mga bagong tanim, yun po yung nilalagyan ng black na net. Pero pag yung medyo malalaki na, katulad nun, open na po sila. Itong pwesto po natin ngayon ay yung branch pa lang po nila na isa. Pero yung main po nila, nandun po sa kabilang barangay sa San Vicente. Pero yung kinaroroonan ko ngayon, sako po ito ng lawak. Lawak Alcala, Pangasinan. So kung gusto nyo pong mag-order, may contact number po dyan. Makikita nyo naman po doon sa banner po nila. Pwede po kayong tumawag, mag-text. Pwede kayong mag-order, pwede rin personal nyo bisitahin pag malapit po dito sa Alcala, Pangasinan. So ayun mga lakay, review ko lang yung paglililim ng ating sili. Kailangan tanghali tapat mula 11 hanggang alas 3. Kailangan nakatakip po siya. Tapos pagdating naman ng hapon, alisin na naman natin yung tilon sa kanyang bubong. Pagkatapos yung pagdidilig, umaga tsaka tanghali lang, pag gabi o hapon, wag na. At yung bilang ng araw, yung edad ng ating punla, depende po yan sa variety. Ayon po yung sabi ni Sir Efren, yung may-ari po ng punlaan. Yung ibang farmers kasi,
gusto nila mas maliit. Yung iba naman gusto po nila mas malaki. Pero yung exact na tamang bilang ng punla is 1 month. Pero depende po yun sa variety. Meron din po kasi yung variety na inaabot din ng 40 days. Meron namang less than 1 month. So sa mga gustong mag-order, ito po yung kanilang streamer. Yan, Efren Seedlings 274 San Vicente, Alcala, Pangasinan. Yan po yung contact number po nila. Oh. So kung gusto po, kung malapit po kayo dito sa Alcala, Pangasinan, pwede po kayo mag-order dito. Nandiyan na po yung contact number. Tawagan nyo na lang, mag-text po kayo. At sa mga viewers po natin, maraming maraming po salamat sa inyong panonood, sa inyong pagtutok, sa inyong pagsubaybay. Siyempre, bago tayo magpaalam, shoutout muna kay Madam Angelica Baroga na anak po ni Sir Epe na isang manager po rito. Salamat sa iyong pagpapa-interview. Salamat sa inyong panahon. Sana pagpalain pa ang inyong punlaan, inyong business. At shoutout din kay Joey Quizon. Ganun din kay Jpoy 32 na nagpapa-shoutout. Suportan niyo daw yung kanyang channel, Jpoy 32. Yan. At mula po dito sa Pangasinan, ako po si Lakay na maggugulay. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Paalam!